Hello guys, good morning. Today's video, mukhang masusubukan ko na yung binili kong jump starter. Kasi may ginawa akong katangahan kagabi. Kagabi kasi nag-change oil ako ng aking Mitsubishi Strada. So wala yung ginawa ko lang kagabi kasi is nag-drain na ako overnight. So habang ganun, nag-drain ako ng ano, binuksan ko kasi itong yung motor ko, yung XSR. So pati yung ano, binuksan ko rin yung auxiliary light niya. So ayun ang nangyari. Natapos na, medyo dumilim na, gabi na. So iniwan ko na lang yung ano. So iniwan ko lang naka-drain overnight yung pickup. Kasi ito naman, yun ang nakalimutan ko. Naiwan kong nakabukas yung auxiliary light nito. So kinabukasan kanina, so subukan ko siyang excuse me, paanda rin sana kasi ilalabas ko doon. Kaso nangyari, ayun, ayun na mag-start. So inon ko po, ayan po. So talagang ayaw niya magano, ayaw na mag-start. Na-drain siya kagabi. So baka may masira ay ko ng ano. So tama na yung pag ano, start. Baka masira eh. So ayun. So pangalawang option ko, kapag hindi gumana yung jump starter, so babaklasin ko yung battery nito, isang motor ko. So para i-jump start ko lang para mag-start lang tong ano motor para magamit ko. So ngayon, kung napanood niyo yung unang video ko na pinakita ko po to eh. Yung mga pwedeng ilagay sa ilalim ng upuan ni XSR155. So ito 'yon. Nalagay ko talaga siya dito sa ilalim. Pero since yung battery kasi na pick up ko is more than 2 years na. So, lagi ko siyang iniiwan doon sa ano, pick up every time bumabiyahe kami. Baka mamaya in case maayaw mag-start or ma-drain eh. Sabi kasi doon sa mga review, ano daw siya, gumagana daw siya sa sasakyan. So, sa battery, battery ng motor, hindi ko pa na-try eh. So, ngayon ko pa lang siya matatry. Dahil nga, na-drain. Ayun na mag-start. So, ulitin natin ha. Ayan oh. So sa ngayon wala nang ano, panel niya wala na rin. Yung gauge hindi na umiilaw, neutral lang. Tapos start natin. Ayan. So ayaw talaga. So drain na talaga yung battery. So ngayon, te-testing ko siya. So, ilagay ko muna dito. So, yan po. So, lipat ko muna yung upang ko dun. So, pati to. Ito yung mga laman ng underseat ko eh. So, meron kasi akong voltmeter eh. So, check natin kung talagang ano, low bat siya. Or nag-drain yung battery. So, naka 100 lang ako ngayon. So medyo mahirap. Tayo ko muna yung camera ko. Saan bang magandang ano?
So, ayan. So, nakita yung voltmeter ko. Ito yung... So, ito yung voltmeter ko. So, testing natin. So, na-drain talaga to kasi overnight ba naman naka-on yung auxiliary light. Teka lang. Mahirap ikabit. Paano kaya to? Wait lang. Tanggalin ko na nga lang. So ito po 9.6. So 9.6 na lang ang laman ng battery ko dahil nga na drain. So 9.6, so talagang hindi na kayang i-start ito. So ngayon, subukan na natin tong jump starter. Bali, hindi ko pa ito nagagalaw eh. Ito pa rin yung original na ano niya, pagkalagay. Tinanggal ko lang yung box. So, madali lang naman siyang ano, tandaan. So, ito, may pang-check dito kung puno, kung full charge pa ba siya. Pero hindi ko pa na-charge ito, hindi ko pa nagagalaw. Since binili ko, matagal na rin ito eh. So, ayan, may indicator. Nakalagay naman sa indicator na apat pa, so ibig sabihin parang full charge pa siya. So ngayon, by the way, pwede mo rin siyang gamiting ano, power bank. Tapos may ilaw din siya, flashlight. Tapos ito yung para sa ano, jump, pang jump start. So hindi mo naman siya mababaliktad eh, kasi may ano, iba yung shape ng bawat ano eh, positive saka negative, magkaiba sila na shape. So ayun, so lalagay ko na siya. So ayan, so sa tingin ko unahin ko yung positive na side. Hindi ko alam kung nakikita ba siya sa video. So ayun. So, positive side ng battery inuna ko. Tapos, ito naman sa negative. So, ayan. Naipit ko na pareho. Positive, negative. So, ngayon, testing natin. Sana gumana. So, yun. Nag-on naman. Yun. Success. So, tanggalin ko agad. Oops. Positive. Negative. So, yun. Very good siya. Ang galing niya. Talagang, ano, totoo yung nasa review na gumagana siya. So ayun, gumana na ulit. So testing ko yung auxiliary light niya. Ayan, meron na ulit.
Kanina kasi halos wala talaga eh. Tapos nung umaga talaga, yung panel niya walang ilaw yan, yung gauge. Tapos ayun, pag i-start ko, parang nag-ano lang. Nag-tick-tick-tickle lang yung ano eh. Tickling sound lang, tapos yung gauge wala. So ayun. Ilagay ko na lang yung link sa description saka yung picture nito. Itong multifunctional jump starter. Bali 20,000 milliampere ang capacity niya. So output is 5 volts, input 5 volts din. So ang peak current is 400 amperes. So ayun. So okay po. So magpaikot-ikot muna ako para ma-recharge yung battery. So ayun guys, magandang suggestion nito. Dapat meron kayong voltmeter tsaka yan, jump starter, lalo pag bumihay kayo sa malayo. So sa ngayon, bukas kasi plano kong gamitin itong motor eh, XSR eh. So pero dadalhin ko muna to, baka mamaya hindi pa ma-fully charge itong battery niya, baka mamaya ayaw naman mag-start. So dadalhin ko lang siya, lalagay ko lang sa lalong. So ito na muna guys, salamat.